kaya partner, marami na actually nagme-message. Ang tanong din nila, bakit si Senator Drilon ang nasa pool? Oo nga, bakit? Eh, ang dami-dami namang dumidipin. Si Drilon lang bang dumidipinsa sa atin? Eh, ang daming ano eh, ang daming... Ikaw muna, partner, nagka-problema yung video ko. Saluhin mo ako. Mm-hmm. Maraming ano, maraming... Ah, hindi naman nagdepensa ng todo-todo kung hindi sinabi kung ano yung facts of the case. O si Drilon bilang isang abogado rin, o di alam niya kung ano yung facts. So yun na. At hindi lang po si Drilon. Kaya nga medyo ako rin na nagulat ako, ano ba ang ginawa ni Senator Drilon, Senate President Drilon, na talagang ikinapikon niya. Nakita ko, partner, nag-throwback ako. Meron kasi nga siyang statement na ginawa na basically ang sinasabi niya, kung gusto mong patumbahin ang mga oligarkiya, itumba mo muna ang dynasty. So yun yata ang naging naging rason o dahilan kung bakit medyo siya ang na-target ngayon. Pero kumbaga siya ang summa cum laude kanina, pero valedictorian pa rin naman kami. Okay, we're winning. pero siguro, partner, yung isa din sa strategy, pag tinira mo rin kasi si Senate Minority Leader Drilon, parang tira na rin sa dilaw. Kasi dilaw yun eh. Hindi ba? Yung mga oposisyon. So parang ganun din. Oo nga, pero hindi ko lang alam. Baka meron akong masabi na mabash na naman ako. Pero ano ba ang magagawa natin kung andyan dyan na yan, hindi ba? Yun na ang fact. Balik na ba yung video ko? Silip mo nga, nandiyan na ba ha? Nandiyan ka na. Nagulat ako, nahulog itong connector. Bakit kaya? Ewan ko, nawala yung tape. So at least bumalik na ako. Di bali, ayusin ko. Nahawakan ko lang ngayon, partner. Babalik ako, ayusin ko pag nag-commercial gap tayo. Eh, alam mo naman ako, paano gagawin to. Pero at least, bumalik na po yung video ko. Ang inaasahan din kasi ng iba, partner, parang kagaya ng ibang bansa na parang may strategy. Ang akala ko nga talaga, idideklara niya na babalik tayo sa ano eh, sa ECQ. Yun, ang maraming nag-expect na gano'n. Kaya kakabakabak lahat. Kasi alam naman natin, pagka binalik tayo sa ECQ, naku po, balik tayo, kumbaga back to square one tayo. Ang problema lang din yan, yung ekonomiya natin, buta na nga eh, di lalo pang mabubuta ka. So, paano natin yan pagtatagniin? Yun ang problema. Kaya lang, anong gagawin nga natin kung tuloy-tuloy yung pagtaas naman ng kaso, eh malapit na nating ma-overtake yung China. Kasi paano kaya yung choice? Napakahirap po choice. Di ba sa gitna ng pagsasara ng maraming nego, di ba Shangri-La, magsasara na. Hindi lang Shangri-La, kilala lang natin may-ari ng Shangri-La eh. Pero hindi lang po Shangri-La, marami na pong negosyong nagsara dahil po sa COVID. Nasa libo na po. I was expecting na magsabi siya, paano natin babalansihin at ano nga yung strategy moving forward. Kasi mukhang malapit na nating maabot, partner, yung China. Eh pag nauhusan natin yung China, di number one na tayo sa Asia. Ngayon, number one tayo sa ASEAN. Yan nangyari sa tayo, atin, di ba? Oo, pero sabi nga ni Prof, parang nangangapa pa sa ngayon. So hindi pa niya siguro maisiwalat. Dahil wala pa siyang maisisiwalat. Siguro, nag-uusap-usap pa sila ang kanilang mga economic minds kung paano gagawin. Ang saya-saya, no? Pero oy, by the way, binanggit niya rin, partner, na ang ating ekonomiya ay matatag. Tama din naman yun kasi yung mga credit rating naman, mga independent naman po yun. Ano po? Pero hanggang saan kaya natin ano, mawi-weather itong problema natin? Paliwanag mo nga sa akin. Ikaw nag-cover ka ng business. Paano mo masasabi? Bakit parang hindi ko malunok na sasabihin mo hindi matatag naman ang ating ekonomiya dahil matatag ang ating credit rating? Utang, loan po yan. So, hindi ko matagni, hindi ko ma-reconcile, partner. Paano, Una-una, hindi ka naman, parang sa community mo yan eh, hindi ka naman pauutangin kung hindi maganda ang record mo. So, yun ang ating, kumbaga, meron tayong seal of excellence dahil marunong tayong magbayad ng utang. Mm-hmm. At makakabayad ka lang ng utang kung meron kang inaalat o inaatado para sa mga utang mo, para pagdating na kailangan mong mangutang, pauutangin ka.
So maganda yung credit rating kasi hindi pa na wala namang bansang walang utang. I think lahat naman nangangailangan, kahit ang Amerika, daming utang niyan. Oo nga, pero kung sa ibabalang natin, di ba? O sa komunidad ko. Eh, bakit naman ako mangungutang kung meron naman akong pera? At meron akong atakado? Adi, ang assumption natin, mayaman ka. Eh, hindi naman tayo mayamang bansa. Siyempre, kailangan natin mangutang para may pagpatuloy natin yung household kung ilang bababa mo sa community. So, kailangan mo mangutang para may pagpatuloy mo ang ikot ng buhay nyo sa bahay. Kasi kung wala na kayong kakainin, anong gagawin? Papakamatay. O di mangungutang ka ngayon, gagamitin mo yung pera na pangutang mo, buha ka ng konting negosyo para may kita ka doon at bayaran mo yung utang mo para the next time na mga ilangan ka ng pera, pautangin ka. Uh-huh. Yun lang, yun yung essence ng credit rating. Credit, di ba? Utang. Maayos tayong nagbabayad sa utang natin. Hindi tayo, as much as we can, hindi tayo nagdi-default. Kaya mataas ang credit rating natin. O sige, change topic tayo kasi ang sama na ng tingin ng mga pinagkakautangan ko dito si Nikki at si Pam. Puro na daw ako default. Hindi na ako makabayad. ang tawag dyan, partner, balas, ano? Subas. Diba? Thank you. Sa kanto terms, kumbaga ang Pilipinas ay hindi balas subas. Kaya niya ipinagmalaki ang credit rating natin. So halimbawa lang, naubos yung pera natin. Oh. Ang daming pinagkakagastusan, di ba? Tingnan mo, ang dami nagpautang sa atin. Magkano na utang natin kagad? 700 billion! Ah! Oh my God! Sinong babayad niyan? Huwag niyo akong tignan, ah! Eh di siyempre, yung mga anak natin, yung mga apo natin. Kapwa-puhan. Oo. Pero kailangan po nating mangutang. May otherwise, na parte ng buhay yan. Otherwise, makaubos. Oo. Ubusin ng COVID ang pera natin. Di ba? Tignan mo yung susunod na budget to na dapat ipasa ata. Trillion-trillion ata yun eh. Ako, Diyos niyo. Ay, nako. Ang hirap talaga. Ito naman kasi si COVID. Partner, sanga-sanga yan. Kung ang tao mawala ng trabaho at kung ang kumpanya ay magsasara, sino ang magbabayad ng buwis? Sige nga. Wala. Okay. Okay. Ano ang lifeblood ng gobyerno? Texas. Exactly. So, connect siya. Connect siya. Kailangan mabuhay ang trabaho. Kailangan may trabaho ang manggagawa. Kailangan may mabentang goods. Uh-huh. Otherwise, wala pong makikreate na buwis. At pag walang buwis, we're dead. You die. Pag walang buwis, you do not eat. And when you do not eat, you die. You okay. Die. Oo. Ito. So, oh my God. Eh, pero pa, ang ano natin, partner, sa nakikita natin ngayon, hindi ba papunta na tayo doon? Eh, hindi nga natin nalaman kasi wala naman siyang pinakita na plano or mga graph dyan, charts yan, ganyan, kung saan na tayo naroroon economically. Nax. Yeah. Tama din, ano? Ako akong titimbang, kulang sa direksyon na I was expecting kasi kung leader, give me a policy direction. Saan ba? Ano ang strategy natin para mabuhay tayo kahit tuloy-tuloy itong pandemic? Survive. Paano kami mag-survive? Yun nga. Kasi yun naman ang lahat, ang mode ng tao ngayon, survival. Kaya ayaw naman natin yung tayo, kanya-kanya na lang tayo matira matibay. Meron naman tayo mga leader na dapat tayong igiya kung saan talaga tayo papunta. Yun ang hindi ko narinig kanina. Yun ang hinanap din, I'm sure, ng maraming ibang tao na lalo na yung mga apektado nga ng mga pagkawalan ng trabaho at hindi mapaalis para sila'y makapagtrabaho. Hindi naman sa kasalanan ng Pilipinas, kundi worldwide. Tama, sabi ni Raymond Inolan, hindi na maintindihan yung binabasa niya eh. Tayo pa kaya? Hindi kasi nagpaliwanag naman ng presidente na parang may problema sa mata. Nakita ko yun eh, nag-adlib siya. Para sabi niya, hindi niyo maintindihan. Sabi niya, lalo na ako. Hindi niyo maintindihan. Hindi niyo mabasa. Ako, Nako si Yakong Edgar Erice, merong pumupunto, partner, sabi niya, aanuhin natin ang magandang credit rating kung marami nang ang hindi kumakain at namamatay na hindi makapagpagamot.
Sa atin kasing mga masa, hindi natin maintindihan eh, yung credit rating na yan. Ang mas maiintindihan natin ay kung may pagkain ba tayo sa mesa. Exactly. May pambili oh, ba ako ba ng kahit isang pirasong tuyo na paghahati-hatian namin ng aking kamag-anak na 14 kami. Yun, partner, yung laman ng story ako na na-out eh. Pabalik na naman tayo doon. Pero sa mga ekonomista, sa ating mga economic managers, sa ating mga economic leaders, malaking bagay po na maayos ang ating credit rating. Kaya nga siya nasali sa SONA dahil may impact yun sa mga nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Okay. Sabi ni Rusty Ramos, di po si Nene Ramos, wala sa obra sa IB. Wala na rin trabaho. Oo nga eh. Siyempre, mga RA, hindi mga taga-regional network yung partner. Rusty Ramos at ang Rusty Ramos. Nene. Nene. Okay, siya Rosette Santos, di ko po napanood ang SONA. Pakigreet na lang kami ni Ron Alexier. Hello! Ano ba binasa mo? Yung Twitter na? Sa Twitter. Wala pang pumapasok na text. Sabi ni Nona Damian, a blessed Monday evening, sir. God bless and guide us all. In God's name we pray. Amen. Love, love, love. Oh, hindi na po kami doon sa Sona, sahin ng kuryente. Uy, pasalamat ulit ako kay Ma'am Raquel Dumdum. Ma'am, nakarating na po yung mga mangga pinadala po dito sa akin ni Kim. Maraming salamat. Mamaya po. Inain ko kaya noong weekend. Ako, upakan ko yan. Masarap. Mm-hmm. Saka naman overripe na. Hindi, kaya gusto ko yung ganun. Kaya nga pagkaganitong depressed ako, ubos yan mamaya. Isang upuan lang sa akin yan. Manda kayo. Sabi mga magta. Sabi ni Rainiel Agpasa. Walang pakialam si, no, yung walang pakampaki sa SONA, si Edward pala naka-video partner. Wapakels. Wapakels. O, ayan, kumakain na si Nikki ng mangga. Talap. Si Evangeline Estanier. Bakit? Sabi niya. Naalala ko lang. Naalala mo, binigyan kita ng mangga. Tapos o, yung binawingan mo. Ikaw talaga. Nilagyan ko ng mata. May drawing-drawing ako. Nilagyan ko ng ulo, ng mata, ng ilong. Yan, partner. Nakakatakot kaya yung ginawa mong yun, partner. Pero meron kang drawing doon na may kamukhang kamukha. Nakagating ko na ito, partner. Hindi ko mapigilan. Humis mangga, no? Hindi, ang tawag dyan, partner, supin. Kaya masarap yan. Pag supin, maliit lang yon, partner. Ano nga sinabi? Hindi ba laking supin? May alam, marunong ka pa kay Raquel eh. Si Raquel lang ang nagsabing supsupin yun eh. Kaya lang nga malaking supsupin. Kasi ang ito, dahil naman tayo sa supsupin. Ang supsupin, sinusupsip mo nga sa bunganga mo. Pag-alabi ba yan pwedeng supsupin? Supsupin mo, kaya yan. Ang laki kayang supsup niyan. Ay, nako, depende ganyan, sa bunganga yan. Oo. May mga tao akong kilala, malaki ang bunganga. Swak dyan. Maluwag pa eh. Ako hindi. Ganun ako. Sabi ni Pao at Chinja, nasaan yung mangga ko? Ay naku Pao, naubos. Oo nga eh. Haya mo na kasi hindi masarap maasim. Oo nga. Wag ganyan. Walang katamis-tamis, Pao. Dapat pala na-share natin kay Pao ito. Sorry naman. Kinuha ko lahat. Apakadamo. Napakala. Richard Mark! Kawawa na kami po, mga stranded sa Rizal Memorial. Dahil umuulan. O nga po eh. Oo, pagkalakas-lakas pa man. Oo, sige. Si Comics 13, babala ang panonood ng SONA 2020 replay ay nakakasama na talaga sa kalusugan at ulirat mo. Uy, maraming first time ha, partner. First time on time. Naalala ko kasi, two SONAs ago, parang alas 5 na nagsimula ang SONA, kaya out yung story ako. Kasi ang atado sa atin, 4 to 5, 5 to 6, and 6 and beyond. Eh syempre, alas 5 na nagsimula, kahit nandun ako sa batasan, out, wala akong story. Ngayon, on time, pagbaba ng chopper, diretso podium, start. Ay ako naman ang naging casualty. Ako na out. Sheila Marie Cabalinan, sipsipin yun. Ano ba kayo? Sheila. Ay ano ba dapat? Ay, hindi ko alam. Yung sabi ni Raquel. Man,
Pareho lang yun. Oo. Dr. Katri, chillax ang mga pusa ni Doris, kuingit naman. O ganun sila, Doc. Magdan lang mga yan. Chillax. Yeah. Ah, meron pala pa rin ambag si Chillax, Marika Balinan. Hindi po ako satisfied sa kanya. Ewan ko, basta thank you po sa mga nag-condole sa family namin. See you in my dreams very soon, madam. Huwag na galit, papangit ka. Dati na po akong pangit. Ayan ha, hindi na galing sa akin ha. Sa'yo nang galing ha. Tapos mga pag hindi ko sinabing maganda, magagalit ka. Yun po ang cue mo. Nasasabihin mo dapat, partner, hindi naman. Ano ka ba? Ayoko na mag-sona talaga. Biniktahan ngayon. Joseph Ryan, epic fail ang promises ng Pangulo at si Jerry Guardian. Hindi, walang konkretong plano, puro personal tirades lang at your statement niya. Sa West Philippine Sea, South China Sea daw, kakadismaya, gira agad. Negative 10 ang rating ko. Si Evangeline Estaniel, bagsak na rating. Uy, negative 10 din. Kumusta kay Kate? Oh, pareho sila. Nag-usap siguro sila. Uy, partner, Lenda nakita Esperas. Ko palakad. Ay, sorry po. Sige lang. Nakita ko si Erin Tanyada sa rally kanina. Nag-chika-chika lang kami doon. Kumusta ka rin daw? Thank you, Erin. Nakikinig siya sa atin paminsan-minsan, partner, no? Yes. Glenda Esperas, ay basta kami, ang sunag kay sa 2020 pinanood namin. Tapos nagabang kami sa news kung ano ang pinagsasabi niya kanina. State of the nation dapat mean state of the feelings niya sa mga bagay-bagay. Okay, so text natin 2366 Arnold Sandine. Maiba naman, kailan babalik ang blind item? Nakaka-depress na po. Oo nga eh. Salamat po. Tama-tama, nanonood si, ano, nakikinig si Pao Chins, ha? Nanonood. Yan, ako yung sumagot niya. Pao, ikaw, pabati ka ng pabati, tapos hingi ka ng hingi ng mangga, at hindi ka gumawa ng blind item, Pao. Hindi sa kanya yun, sa mga reporters natin kinapuwa yun. Okay. Sabi ni Marvel, sulabay ka mo. Eh, parang kulong niya sa tabloid eh. Nagpapasaring at feeling victim. Siya lang ang casualty na nanalo bilang Presidente Jesus. Ginoo, shout out po sa Team Support Global, especially sa mga PLC subscribers, laban lang Cabanilla, at si Naomi Nikdao, watching from Maryland. Maraming salamat sa inyo mga kapamilya. Si Lea Pilongo, kahit ano pong mangyari, hindi po papabuwag ang mga solid kapamilya at kapusi. Stay strong po sa inyo. Pabati naman po kila Irene at Alan Marshall ng Valenzuela. Lagi po silang nanonood sa inyo. Maraming salamat po mga kapamilya. Thank you, Lea. Tuloy. Nag-message na tuloy si Mambakil. Nanggap Pico. Pico. Ambot. Ambot, ewan yan sa amin, ewan, sa Bisaya. Ewan, oo. Simpleng mangga lang sa Bisaya, o nga sa atin. Sa atin, samang paho yan. Paho ang tawag sa amin yan. Aha, ako, sige. Kaya yung lugar sa Caloocan, may paho. Ang ibig sabihin nun, ano may mangga. May mangga. May mangga sa ilalim ng tulad. May biswak, partner. Biswak. Pero na kasi ako naalala ng mangga eh. Oh, magko-commercial na ako. Okay, okay na sa'yo. No. Okay naman. Ating pagbabalik, kausapin natin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kaugnay po sa pagsusulong ng Pangulong Duterte sa pagbabalik ng death penalty sa pamamagitan ng lethal injection, sabi ng Presidente. Ha? Yan ang term kasi niya. Hindi naman ako nagsabi nun eh. Sabi niya lethal injection. Okay. Okay. Tawag po kayo mamaya sa 3415-2272, local 5671, 5672 at 5673. Ang tanong, kontento ba kayo sa State of the Nation Address ng Pangulong Duterte? Yes or no? Your Honor, gusto ko lang pong ipaliwanag ang ganire. Sana yung mga sinabi niya sa SONA, ganire. Kaya... Hindi ko yes or no? Hindi ko nga po alam. Why are you badgering the witness, Your Honor? Alam mo, Gordon. Si Senator Gordon, di ba? Yes or no? Oo, parang... Hindi, ganun nga eh. Okay, Secretary, please swear in the new witness. Sabihin naman ng witness, I,
Yes or no, sabi ni Gordon. Akala ko po ba swearing in? Yes or no? Hi, Senator Nick. Oo, sabi ni Cesar Avaricia, walang negosyo, walang utang. Tama ka, walang bansang, walang utang. Hindi feeling ko meron din. Siguro nung ka ng yaman, ano bang pinakamayamang bansa? Mga Switzerland. Oh, Switzerland. Siguro baka wala. Or mga Sweden. Yan, mayayaman yan. Yung mga nagpapautang. Hindi sila nangungutang. Uh-huh. Hindi ko rin alam. Hindi ko sure. Pero parang mayaman na sila eh. Oo. Uh-huh. Our economic fundamental is strong. Sana lang, rinda ng konti. Dami na natin utang eh. O, tayo din naman kasi yun eh. Magko-commercial. Commercial muna. Okay. Dali lang po. Kung CBC, pinakausapin natin after. Wait lang. Pag-relax na kulita na tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. S.R.O. Pag-relax na kulita na tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. S.R.O. O bago si ano, si Radyo Patrol, si Rod Bulaga muna, piloto natin ito eh. Nanunod daw si Noel Patad. Nanunod sa atin. Thank you ah. At si Luis Chavez o ng Tinapayan. Luis, thank you ah. Pabati din kay Tito Chito at saka kay Tita Bilen ng Tinapayan Festival. Thank you po. Pardon. Salamat ulit ako sa aking dream team na si Jet Mariano Capis at si Joey Nunag, kahit pa na-out tayo, ha? Nakamonitor na si Jet. Nagreklamo sa Manila Water, mawawala naman daw sila ng tubig. Eh, nako. Ay, speaking of... Speaking of ano tubig, maraming salamat din sa'yo, Engineer Ronald Padua, kasi ginawa nila ulit yung... binungkal nila dito sa harapan ko. Ano na naman yung minulestya mo kay Ronald? Ako nga minulestya nila eh. Nagbungkal sila dyan. Pagkatapos nilang pagbungkal, pinagsawaan, tapos nakatingwangwang ganyan, nung tinakpan nila, iniwan ng sukat na ganyan, na hindi naman pantay yung semento. Kaya pag umulan, may mga tubig na titira. Eh, siyempre, pagka may standing water ka, di ba? Naku, dengue season ngayon. Kaya, agad namang inaksyonan ni Ronald Padua. Engineer, maraming salamat sa iyo. Oo, natatakot na sa iyo yun. Buti naman. But then, si Professor, ayan, kita mo, ang bilis natin ng mga viewers, si Professor Lacandutil Garcia. Ayon sa Google, ang tatlong pangunahing bansang walang external debt ay? Research. Macau. Macau, di naman bansa yun. Parte ng China yun eh. British. Virgin Islands. At Brunei. Brunei. Mayaman din yung Brunei. Mayaman. Oo. Alam mo partner, kung negosyante ka kasi, strategy mo rin mangutang. Kahit sa riba, di ba, may dami kang pera, di ba? ABS-CBN ang utang yan eh. Maraming utang. Kaya nga, ibig sabihin, parang hindi naman kasalanan ng mangutang. Lalo na kung yan ay a matter of strategy. Tanungin mo yung mga kaibigan mo, mga negosyante. Umuutang yan, partner, kasi may strategy dyan kung bakit ka mangungutang kaysa kukunin mo sa sarili mong pondo. May strategy kung bakit ganyan. Kasi ang lagi kong iniisip ang strategy para paano ko nga mapapagdikit-dikit yung mga utang ko kay Nikki tsaka kay Pam. Wala eh. Hindi kasi ikaw, hindi ka naman kasi negosyante. Hindi talaga. Sila kasi, may strategy sila dahil negosyante sila. Alam nila kung paano mag-handle ng pera. Yun na yun, ha? Okay. Sabi ni Wilson Lee Flores, naminunod pala sa atin, hope you are okay, South Korea. Media interviewed me tonight about ABS-CBN shutdown, ha? I said it's very sad news and unnecessary. Philippines will miss this network not only for colleges to be used, but also entertainment and also dynamic force in the economy. Thank you, Wilson. Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo, Wilson. Meron pa rin mga nagtitext sa atin. Bakit? Meron daw mga... Radyo Patrol. Alvin to read eh. Di, ako ba si Alvin? Hindi ako. O, Henry ikaw, Atelan, Radyo Patrol 44. Henry, go. Yes, si Alvin Doris, no, payapa itong pangkalahatang sitwasyon matapos ng sona ng Pangulong Duterte.
Ito ay ayon kay NCRPO Director Police Major General Bibo Chinas, binabanggit na naging maayos ang sitwasyon matapos sumunod itong mga militanteng grupo sa schedule ng programa na nagtapos alas 12 ng tanghali kanina. Kasama rin dito yung hindi rin pagkilos ng mga militante patungo sa Commonwealth Avenue. From the last presentation around 1 o'clock to them, the zona was very peaceful. No more rallies occurred in Commonwealth. At mas lalo pang gumanda kasi yung weather nakisama, umulan, lumamig ang panahon. So lumamig po rin lahat na ulo namin. So I'm very happy and thankful po sa mga kababayan natin, lalo na yung mga grupo na gusto sana magaling sa Commonwealth, at tinupad po nila yung usapan namin. Yan yung tinig ni NCRPO Director Police Major General Bibo Chinas. Sa ngayon, Alvin Doris, no, nakaalis na rin sa pwesto sa Commonwealth Avenue itong mga polis, at nag-uumpisa ng bumilis yung dali ng trapiko sa nasabing lugar. Ito ang Radyo Patrol 44, Henry Atwalan, ABS-CBN News. Maraming salamat. Henry. Ay, pabalik pa. Ano ba si Henry? Henry. Yung may tanong sana ako, ano nang pinasok dun sa transport leaders? Di ba nahuli yung taga-piston? Hindi sila transport leaders. Nasa report ko rin yan, Alvin. Ano ba? Pabalik-balik na naman tayo doon. Nakuha ko kasi yung abogado noon, yung Piston 5. Mga driver po sila, mapapunta pa lang doon sa Pilcoa kanina, ay dinampot na nga. Pero ano ang kaso? Wala nang kinaso. Wala lang? Parang wala lang. Nakonsunodahan lang? Hindi naman nakonsunodahan, kundi nakita kasi napapunta raw sila sa rally, may dalang mga placards, tinignan yung kanila mga jeep, dapat hindi pa sila umaandar, so dinala sa Camp Karingan. May abogado sila, si Attorney J.B. Topacio. Here, si Po. Topacio! Not related to yung isang Topacio. Okay, so bago mag-set... Soxy? Soxy? Pang 80s ka talaga. Naalala ko taloy nila si Soxy. Yung naloko like ko, no? Pinapatawa lang kita. Kita mo, tumatawa ka talaga sa akin kay corny yung jokes ko. Napapansin ko, napapatawa kita. Hindi naman, alam mo, natutuwa lang ako at natatawa ako sa sobrang sakit ng kalooban. Ano mo yun? Para na akong luka-luka. Pero hindi, yun na nga, napawala na po yung Piston 5 kanina bago mag-alas 7. Ganun pala yun. No? So, ikaw na sumagot sa tanong. Pwede na yung paborito mo, tawagin mo na. Sino ba yan? Ano ba yung ginakain mo? Marshmallow? Oo, oo, oo. Toasted. Oo, toasted, oo. Arab, bye-bye. Nag-uusap ako. Bakit andyan ka? Pa-window-window kasi Radyo Patrol 55. Arra, Perez, go! Doris, Kuya Alvin, aalis ng Port of Manila ang BRP Lapu-Lapu bukas ng alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Nalulan ang 65 na stranded individuals na pansamantalang nanatili sa Rizal Memorial Stadium. Bahagi ito ng hatid tulong program ng pamahalaan na nagbibigay ng libreng sakay sa stranded individuals pauwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa PCG, patungong Tagbilaran, Bohol ang barko. Siniguro naman ang PCG personnel na negatibo sa rapid test para sa COVID-19 ang stranded individuals bago sila umalis sa Rizal Memorial Stadium. Kanina at nitong mga nakaraang araw, may mga nakaalis na rin iba pang stranded. May mga naihatid patungong Cebu, Cagayan de Oro at mga probinsya sa Mindanao. Sa naunang panayam, sinabi ni Presidential Management Staff Asek Joseph Encabo, nasa 4,000 stranded individuals na nagtungo sa Rizal Memorial Stadium ang kanilang naihatid na sa probinsya. Ito ang Radyo Patrol 55, Ara Perez, ABS-CBN News. Ara! At wala ka namang hinatid doon sa mga LSI na yan. Wala, ate. Definitely wala naman. Ako, tanong ako. Oo. Bakit, ba't dyan sila sinakay? Walang flight papuntang Tagbilaran? Pa-PNR, kuya. PNR at saka via PNR and barko.
yung kanilang mode of transportation. Sinusundo sila ng mga bus tapos hinahatid sa PNR or Port of Manila. Bakit nga wala na? Ba't wala sila? Parang narinig ko nga kanina yung pag PNR, parang 24 hours pa Bicol. Layo. Parang na? Malayo. Malayo part na kasi. Oh. Kasi ano yun eh, Visayas yun eh, tagbilaran yun, di ba? Taga Bohol-Camon, no? Tagbilaran yung bags. Bicol. Okay. Samantalang, baka walang flights yung Cebu Pacific at Paldo. Pa. Pwede. Araw, no? Yes, kuya. Yun lang yung mode of transport yung sinasabi nila eh. By sea, tsaka yun, by train. Pero kung masyadong matagal ang travel time, sana naman hindi sila siksikan doon sa tren or doon sa barko para alam mo na siyempre paano pagka yes, siksikan ng siksikan. Pero ang isa pang follow up question ko, bakit pula ang kurtina? Nagpalit na ate. Yellow last week, ngayon naman pula. Yung next week, abangan natin. Binili niya yung partner sa Divisoria. Ang dami ganyan sa Divisoria. Oo nga eh, sayang. Magpabilisan ako sa'yo, Ara. Kailangan ko na rin magpalit ng kurtina. Next time, ate. Next time. Ara, thank you ah. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Thank you, Patrol 55, Ara Perez. Partner na sa linya natin sa Father. Reverend Father Jerome Sasiliano, ang Executive Secretary, CBCB Permanent Committee on Public Affairs. Father, magandang gabi po sa inyo. Good evening po, Father. Father, kasi ikaw kasi ang daldal mo, yan tuloy, nawala na si Father. Father? Bless me, Father, for I have seen. Father? Naalala mo yun. Father, anak ko, wala. Father? Tawagan. Nandiyan ba, partner? Sumagot ba? Hindi eh. Father Jerome? Wala sumagot. O, diba? Magbasa muna tayo ng text. Calling daw po ulit. Nahanap po to. Kasi madaldal kasi tayo eh. Sabi ni George Mundo, hindi po ako kontento. So, nakakadismaya. Nakatulugan ko. Actually, napanood ko yung recap sa pato. Wala naman pala akong na-miss. Si Chor, ang ating cameraman, si Mel Chor, Pinlak ba? Atoy Pinlak? Hindi ko matandaan. Yes, yes, Pinlak. Meron siyang bagong panganak na pusa. Meron siyang pinost. At nakikiisa daw sa atin, may red, blue, and green na laso. Akala ko kinulayan niya ng ganun. Ay, wag. Hindi pwede yun. Oo. Salamat sa iyong pagpapasayaan sa picture na yan, ha, Melchor? Mm-hmm. Thank you, Melchor. Sabi ni Gerald Tuledo, sa pakabati po ng mother, father ko, nanonood sa inyo ng SRO, sina Marilyn at Virgilio Tuledo, Barangay Bugayong Pinalo ng Pangasinan. Ayan. Father, wag ka na magalit, please. Patatawagan ka namin. Pasensya na po. Pasensya na po, Father. I have seen. Si Ron, nabasa mo na ba sa Twitter, unsatisfied. 4 years later, druga pa rin ang priority niya. Puro na lang druga ang nasa isip. Wala masyadong plano pagdating sa health, labor, and economic sector ng ating bansa. Si Ron po yan. Thank you, Ron. Nandiyan na partner si Reverend okay. Father Jerome Sasaliano, Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs. Father, magandang gabi po sa inyo, Father. Good evening, Father. Hi, magandang gabi Alvin, magandang gabi Dori, sa lahat din ng mga nakikinig at nanonood sa inyo, magandang gabi. Pasensya na po, naputol pa matagal yung inintay nyo kanina. Ngayon po, tuloy-tuloy po, tayo. Ano po yung reaction po ninyo doon? Isinusulong po ng presidente ang pagbabalik po ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Go ahead po. Dati na naman ho kasi ang simbahan na tumututol dyan, hindi naman nabago ano? Yung pananaw ng simbahan dito. Kasi hindi naman din tinitingnan pati ng simbahan na solusyon sa pagbawas ng kriminalidad o di kaya pagkawala ng kriminalidad sa lipunan natin, yung death penalty. Ang nakikita ko din kasi natin dito, yung certainty sana ng conviction, ayusin natin yan, para baka sakali pang matakot yung mga gagawa ng krimen dahil alam nila na pwede talaga silang makulong. Eh sa ngayon po kasi parang hindi naman din talaga sigurado kung makukulong ka ba, mapapawalang visa ka ba kasi hindi maayos pa yung criminal justice system natin. Sa inyong palagay, Father, makakakuha ba siya ng bilang para tuluyang maipasa ang panukalang yan? Well, sa nakikita nating pattern kapag ginusto ng Pangulo na nagagawa yun, ano? Kaya dapat nga talaga dito, yung mga concern groups ay talagang magpakita din ng oposisyon kung talagang tutol sila sa parusang titay. Hindi pwede na isang institusyon lang, di pwede na ilang grupo lang, pero dapat pagsamasamahin talaga yung mga boses para maiparating din natin sa mga kinauukulan
na itong death penalty, imbes na makatulong sa atin yan, baka lalo pa na lumala yung sitwasyon dito sa ating bansa. So pero is the Catholic Church going to campaign, maybe consolidate your forces and lobby doon sa mga kaalyado ninyong mga mambabatas? Kasi lalabas at the end of the day, para siyang numbers game eh. Pag may bilang sila, papasa yan. Correct. Ang ginagawa naman ng simbahan, ano, kapag may mga usaping ganyan ay nagpapalabas sila ng kanilang opinyon, tinatanong din naman kami ng Kongreso kung ano din naman ang pananaw namin tungkol sa ganyang issue. At yung pagkukonsulta o pakikipag-usap sa mga mambabatas, ginagawa din naman niya ng ilang mga pare, ng ilang mga obispo. Pero yung tipong diretsahan kami na maglalabi, talagang ipapakita namin na may pwersa kami, eh ayokong i-telegraph yung kumbaga ay pwedeng gawin dito ng simbahan. Basta ang sure na meron tayo dito ay upusang simbahan sa ganyang panukala o sa ganyang plano. Mm-hmm. Pero so Father, ibig mo sabihin din, hindi naman matatagalan po ba ito or kagaya mo nga sinabi mo, kung ano yung gusto nila, yun naman ang masusunod. Pero sa palagay mo, kasi tayo naman basically Katoliko yung ating bansa at naniniwala tayo, meron tayong paninindigan about death penalty. Matatagalan po ba ang diskusyon dito, Father, sa palagay mo? Ang tanong na yan, Doris, masasagot siguro ng mga kongresista at saka ng mga senador. Kasi sa nakita kong pattern ngayon, kapag ginusto kasi ng Pangulo, mabilisan lang eh. Kayo nga, mabilisang napasara ang ABS-CBN nung naglapse ang kanyang franchise. Mabilisan din yung pagpasa ng anti-terror bill. Ngayon ay anti-terror law na. So, kita natin yung pattern. Parang hindi rin naman din pati nakakapalag yung mga mambabatas. Eh nakita natin dito, tyranny of numbers, sinasabi mo Alvin, eh meron ba kayang mambabata sa papalagpas sa gusto ng Pangulo? Baka naman sila kaagad yung unang masampulan din, masunod din, di ba? Hindi siguro ang punto ni Doris is parang hindi kaya maaabutan na ng kanyang tail end, ng kanyang presidency. Patapos na kasi siya. Oo, patapos na kasi siya, parang ganun. Hindi kaya maabutan na rin ng panibagong liderato. Well, palagay ko, kung halimbawa bukas kagad kapag sinabi ng Pangulo na gawing urgent yan, eh marching orders yan sa Senado at saka sa Kongreso, di ba? Alam natin yun. Tama. So, hindi natin masasabi yan na may 2 years pa natitira, di ba? Apo. So, paano na tayo, Father, kung maipasa yan, maibalik ang death penalty? Well, ang nakikita natin dito, meron ka ng anti-terror law, meron ng pattern na tila bagay yung mga kritiko ay pinatatahimik, tapos kung magpapasa pa ng death penalty, eh talaga matatahimik na taong bayan nito. So kung anong gusto nilang gawin, eh lunukin na lang natin. Ganun ang nakikita ko ditong senaryo. Kasi grabe yung puwersa ng pamahalaan ngayon eh. Ginagamit talaga nila kung ano yung mga instrumento na meron sila. At yung taong bayan, nakita natin mukhang tumitiklop. Buti na nga lang ngayon, kahit papano, meron nang nagsasalita, meron ng boses na naririnig tayo. Pero ang tanong ko naman dyan, hanggang kailan, masusustain ba yan? Eh, hindi pa natin nakikita kung papaano nila gagamitin itong anti-terror law. Diba, lagi nilang sinasabi na anti-terror law ay di naman yan para sa mga kritiko, pwede pa rin naman tayo na mag-rally, pwede pang magsalita, pero sila yung nag-i-interpret ng batas. So kaya hindi ko alam kung ano talagang mangyayari sa atin. Ang nakikita ko lang dito na scenario is, mananahimik talaga taong bayan. At ang masama pa nito, marami pa rin naman siguro mga naniniwala sa ating Pangulo sumusuporta sa kanya. So we are divided in this issue. There are those who favor that because they think na wala naman akong ginagawang masama, hindi naman ako apektado niyan. Pero yung iba naman mas malawak yung pag-iisip, nakikita nila na anybody can be affected by this. Pero Father, hindi, I don't know if you'll agree with me, parang gone are the days na kapag sinabi ng simbahan, o di kaya may isang issue, may sinusulong yung simbahan, parang ang daling kumuha ng public support. Ngayon parang hindi nangyayari yun kasi sa bawat sasabihin ng presidente o ng administrasyon, aba para tila baga may rara boys and girls din sila, na parang yun na talaga ang boses ng sambayanan. And in fact, hindi naman. Hindi ho ba? Mm-hmm.
maraming factors, ano, Alvin. Isa dyan siguro yung paglalabas din ng opinion, halimbawa ng pamahalaan, ewan ko kung totoo yung mga trolls, ewan ko kung totoo yung mga keyboard armies nila, lumalabas din kasi na parang ang lakas din, ano, ang suporta na ibinibigay ng mga taong to sa pamahalaan. So definitely, kapag halimbawa meron kang ganitong mga army of trolls, eh naka-counter din, ano, yung pananaw na ibinabato naman ng kabila. Yung kabila, halimbawa yung simbahan, yung mga well-meaning organizations. So kaya, yung simbahan kapag nagsalita ngayon, eh, hindi na ganun kaagad-agad na natatanggap ng tao. Eh yung isa pang factor dyan, in-undermine din ng Pangulo, yung simbahan mismo. Inaakusahan niya yung mga pare, inaakusahan niya yung mga obispo. And then there are people who believe that all these accusations, unless otherwise proven guilty. Minsan nga, kahit na-prove na na hindi naman guilty yung tao, pero sa pananaw nila, eh antagonistic pa rin yung mga obispo na to. Eh talagang sila'y gumagawa ng paraan para pabagsakin mo yung pamahalaan. I'm talking about the bishops na kinasuhan nila ng subversion. Diba? So parang napatunayan na napamalang bisa nga yun, pero hanggang ngayon kapag binasa mo yung narrative, pinalalabas pa rin nila na eh, antagonistic talaga yung gustong pabagsakin ng mga yan si Duterte. Korte na nga mismo nagsabi na wala eh. So inciting to sedition, wala namang ganun. So yung ganung mga opinion, naging bahagi yan ano, ng lipunan natin. Kaya ang labanan dito is palakasan na lang ng propaganda, papaigtingan ng propaganda. Kaya nga nung binanggit ko sa inyo kanina, mahalaga na well-meaning people, well-meaning groups, sama-sama tayo, magpalabas din tayo kung ano yung magandang talagang pananaw din dito para at least ma-counter natin ano, yung propaganda ng kabila. Hindi, pero kung numbers game lang, it doesn't really matter. Kasi numbers game lang naman eh. Dandil yun kung numbers game. Well, alam mo Alvin, ano, palagay ko, it will matter. Kasi kapag nakita, halimbawa ng mga mambabatas na umaalma din yung tao at hindi basta-basta sumusunod sa kanilang mga propaganda, palagay ko maapektuhan din ang mga mambabatas. Ang naging problema kasi natin dito, dahil nga meron tayong media na muted, meron tayong citizenry na muted, so ang napakalakas na opinion dito ay yung opinion nila. Diba? Sino ba halimbawa sa kaso ng ABS-CBN na namayagpag yung opinion? Si Marcoleta. Diba? So napakahirap na i-counter mo yung ano kasi sila yung lagi naririnig. Yun ang lagi mong ibinibira tapos susuportahan ng kung sino-sinong kumbaga ay kaalyado nila. Eh tayo, halimbawa, kapag nagsalita kami sa simbahan, nagsalita yung mga ano, eh hindi nyo tinitingnan yung pang-abuso ng ABS-CBN. Eh, hindi nyo tinitingnan yung mga ganito. So talo ka kagad, eh may exposure kagad yung ganito. Ang dami ding naniniwala. So pero kung ipapakita natin yan sa mga mambabatas na, well, we have our own mind, we know the issues, we stand for the truth, and then we are really going to push for our, no, for what we know is right. Eh baka naman magdalawang isip pa yung numbers game na sinasabi natin. Opo, kumbaga kahit sabihin pa nating done deal na yan, kung bilang lang, dapat magsalita pa rin tayo. Kung ano yung naka-apat. Dapat po. Father, thank you po. Ah. Maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you, Father. Maraming salamat din, Alvin Doris. By the way, Father, kumusta po si si Bishop pardon, nagka-COVID si Bishop Rodrica? Ay, oo nga pala, oo. O, kumusta siya, Father? Maayos naman si Bishop Roderick, asymptomatic siya, nag-exercise pa nga. Yung mga meeting na naka-schedule by Zoom, ano, ay ginagawa pa rin niya. In fact, wala siya sa hospital. Nasa quarantine area siya, pero I am not at liberty to say kung nasaan yan. So, para may privacy din. Yung hindi, mga meeting siya, tinutuloy niya pa rin Zoom. Nagpunta lang siya ng hospital. Ah, okay. Good to know. Nagpunta lang siya ng hospital para yung mga checks, yung mga medical check-up ay gawin sa kanya. Okay. Good to know. Thank you, Father. Maraming salamat po. Thank you po. Welcome. Father Jerome Siciliano, Executive Secretary po ng CBCP Permanent Council on Public Affairs. Partner, isa pa po sa pinagdadasal natin. Tumawag pa sa atin yun. Si dating COMELEC Chair Sixto Brillantes. Oh, bakit? Ay intubated din eh. Naginangingin ang dasal at tulong yung pamilya. COVID din. Ganun? Kapitbahay ko yan dito.
Dalawang streets away lang siya sa amin. Ay, tanungin mo yung mga kaibigan mo diyan. Baka may ano, baka may pwedeng mag ano, matumulong partner ka. Na, di ba naalala mo tumawag pa sa atin yan? Oo, hindi naman siya nagpakilala. Grabe. Ay, nakakatakot ha. Get 12 and 12 players natin. Bago mag-commercial, maganda din yung idea or thought ni MJ Felipe. Kaya nasabi ko, minsan kunin na natin to eh. Why not? Mm. Ang tanong ko kasi partner dati, di ba may cardinal sin? Oo. Kasalita lang si Cardinal Sin, makikinig natin lahat eh, di ba? Oo. Sabi niya, dati kasi, pag nagsalita ang simbahan, nasi-centralize yung tingan ng publiko, pakikinggan nyo. Ngayon, sa dami ng platforms, dumami na rin yung boses na nagsasalita. So, ang dami nagsasalita na pinakikinggan ng publiko, hindi na one central force. Ako naman, ang basa ko, ini-strategize na rin kasi nila. Hindi po, ano, hindi ako naniniwala sa denial nila na may troll. Meron talagang troll, may nagmamanipula. Meron. Kung paano yung messaging lalabas. Kasi maraming tao gullible eh. Kung ano nakita niya lumabas sa Facebook feed niya, maniniwala na siya doon. Agad-agad. So confuse them. Pag na-confuse sila, nalito na sila kung anong paniniwalaan nila, panalo na yung ano, kontrabida. Oo. Tawa na ng parang demonyo yung kontrabida. Oo, panalo si Romy Diaz. Oo. Si Bamber Muran, mga ganun. Panalo yun. Saka si Dick Israel, do not forget, please. Please, pa sa dulo. Hoy, nanonood pala yung kapatid ko at yung anak niya. Sito, pabati daw kay Jacob. Jacob. Jacob, hello. Sa atin, Cesar. Pakibati din yung kaibigan daw niya, partner. Nakasubaybay palagi sa atin, si Bong at Winnie Dalipe. Maraming salamat. Hello. Manonood at kikinig. Go, partner. Si Eric, ano ba ito? Liz. Walang problema sa pag-utang ng gobyerno. The important thing is to invest the borrowed money properly so that it will result to government revenue in the long term. And we have to be sure that the money does not go to corrupt officials. Eric Liz, Pakitagalog. Tama, oo. Mm-hmm. Ma'am Raquel Dumdum, kailan kaya ang PAL mag-resume ng flight for Cebu? Ayun na nga, kaya pala barko yung sasakyan ng mga aalis. Wala pa kasi talaga. Gusto ko na talagang makauwi doon eh. Masakit na hindi man lang ako naka-attend sa wake ng sister ko. Sana meron ng schedule. Oo nga eh. Actually, wala din. Oo, kasi po, ang problema mo dyan, kahit pwede dito sa Maynila, kung ayaw tumanggap ng flights ng destinasyon, ay hindi po makakalapag yan. Mm-hmm. At saka kailangan i-check ng mabuti, i-verify kung yung pupuntahan ninyo ay tatanggapin kayo. Kasi meron mga iba na, hindi, ayaw namin. Huwag muna kayo magpapasok kung ganyan ba, Ma'am Raquel. Ayun na, John Paul, i-ready mo yung recorder mo, ha? I-ready mo na yung cellphone mo. Kasi nangingi ng video greeting ito. Eh, partner, sabi ko, dito ko na lang si SRO babatiin. Kaya, John Paul Mercado, happy birthday ng Philippine Army. Happy birthday, John Paul. Hi, John Paul. Asa ng manyanita? Happy birthday. Partner. Oh. Alam mo kung ilan yung callers natin? Ilan? 10! Nako. Eh, paano na? Papagkasahin ba natin yan? O, sige. Oo. Bago na mag-commercial muna tayo. Sandali lang po. Pasok natin 10. Kaya yan. Commercial. Pag-relax na kulitan na tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. S.R.O. Ang iyong mga saloobin sa loob ng isang minuto ating pagkasyahin. Say it in just one minute para di ka namin putulin. Punto isang minuto. Nakoy, 10 nga po talaga. Akala ko naman. Lang, sabi ni Kiki, may sona ba? Akala ko pinaagang late night shows niya. Pareho lang kasi ang laman. Ay wait, may naman ba? Parang wala din kasi. Walang laman, walang plano. Pero maraming hangin at yabang. Live ba yun o edited? Napaka-sarcastic nito si Kiki Padilla. Uy, meron tayo sa punto, partner, suki natin mula sa Saudi Arabia. Unang-una. Ayaw nga pala, no? Jason ba yan? Jason, isang muna. Si Gerald Santos lang muna. Sabi niya, wala po. No inspiration. Parang si Shirley Prok. Sino si Shirley Prok? Hindi yung partner. Ang nagsasalita kanina, we're doomed. We're not gonna make it. Uy, wag naman.
Hindi naman, we're not gonna make it. Kasali kami dito sa Pilipinas. Andito kami. So, huwag po tayong papayag na ma-dome tayong... Doom, para doom. Magkaiba yung... ang dome, ganun. Dome, parang astrodome. Iba yun. Ito, iba doom. Sa doom. Oo. Eh, hindi. Nauuso. Lethal. Dome. Eh, mga ganyan. Andiyan na ba si Jason? Jason, hello? Jason? Chase. Sino nga yun? Yung may ganun? Yung anak niya? Chase. Friday the 13th ba yun? Sino Jason? Nga? Oo, parang ganun. Jason! Baka na ano yung linya niya, galing pa to ng Saudi eh. Jason? Sorry naman. Jason! Oh, na yan. Sinigawan. Aha, nandiyan na si Dr. Love ah. Oh, you're both in blow. Oo nga eh. Oo. Eh, sino ba nandiyan si Bell daw? Tawagin mo si Bell. Dali. Bell? Bell. Hello, Bell. Hello po. Hello po. Yeah. Good evening po. Good evening, Bell. Bell, sabi mo sa amin, you have 1 minute. Contento ka ba sa naging State of the Nation address ni Pangulong Duterte? Go, Bell. Hindi po ako contento kasi po hindi niya sinabi ang kanyang mga balak sa mga walang trabaho. Ang alawa po, pati po yung sa ayuda, hindi niya sinabi kung paano niya aayudaan ang mga nagugutom. At pangatlo po, hindi rin niya sinabi kung paano mapapababa ang pataas ng pataas na kaso ng COVID-19. At last, bengadero po siya. Keep safe and God bless the Philippines po. Thank you po. Thank you, Bell. Thank you po. Binangonan, partner. Ay, sorry. Nang Binangonan, Quezon City. Binangonan. Ano yung sabi ko? Binangonan, Quezon City. Kala ko, din ko binagoongan, Quezon City. Ay, masarap yan. No? Oo, sabi ni Jay Salonga, good luck po sa bayan natin in 2 years' time. Ay, naku, pakibati po si Rodelio Francisco. Hoy, Dengoy, kumusta ka na? Ha? Magpagaling ka. Dengoy ang pangalan. Dengoy, Jason. Niya. Oo, ganun tawag namin dun eh. Jason Jokno at Jasmar Daluperi, mga studio housemates yan. Thank you. Si Sam ng QC ba? Nandiyan na sa linya? Alam mo, pag ganyan yung boss mo, parang yung mahadera mong landlady. Alam mo yun, yung parang ang ano, ang mukhang pera, yung gusto niya palagi, nagpapayad ka. Oo. Ay, Sam! Nako, ilang buwan ka nang hindi nakakabayad, lumabas ka dyan! Tawagin mo dali. Sam, hello! Wala rin. Sam! RJ, parang tawagin mo RJ, dali. RJ! Nang ano ba ito? Nang Rizal. Hello, RJ. Hello po. Yan. Good evening, RJ. Hello. Magandang RJ, gabi po. RJ, 1 minute. Magandang gabi. 1 minute. Contento ka ba sa naging asona ni Pangulong Duterte? Go, Jason. Ay, sorry, RJ. Hindi po ako satisfied. Hindi po ako naging satisfied sa context ng naging sona. Sinulang po sa quote-unquote na proper key point na kailangan i-discount ko kung ano-ano po ang dapat i-improve sa na-establish or i-establish pa lang ng kasalukuyang administrasyon. Parang sobrang big po ng mga pinresenta na strategic plan in accordance po sa current issues ng pandemic at employment. Parang sa pagkakaintindi ko po, wala pong konkretong premise or statement ang naging SONA. Mas na-emphasize po ang pagiging machismo kaysa sa pagiging credible or may isang salitang tao na leader. Yun lang po. Thank you! Maraming salamat sa iyo, RJ. Tatalino. Ang galing, thank you. RJ ng Rizal. Sabi ni George Batomundo, si Marlene Aguilar yun. Yung nananawagan sa anak niya, yung pala, siya mismo yung nagtago. Siya ba nagtago? Hindi ko malala yung story, ha? Si MJ pinala niya. Ano nang nangyari doon? Parang hindi ko na mga masyado matandaan, partner. Oo. Chase! May Valia Siniza, nanonood sa ating partner. Belated happy birthday, May, at happy birthday bukas kay Vic Delion Lima at kay Tony Velasquez. Happy birthday! Magkasabay ba si Kakanturing at saka si Vic Lima? Kaya pala pareho silang ano, alam mo sila, mga komedyante. Grabe yan, magpatawa yung dalawa na yan. Lukuhin mo. Sino susunod, uy? Ay, si... Subukan mo si... Steven ng Cebu.
Sige, try. Gabi po, Ma'am Doris. Ngayong gabi ito. Ayan. Steven, ikaw ba yan? Ngayong gabi, ano Sir Alvin. Uh-huh. Alvin, ikaw kumag-usap dyan, taga Cebu. Steven! Ngayong gabi, Steven. Ngayong gabi, Sir Alvin. Unsa man ako, Sir okay, Alvin. Kontento ka ba sa naging sona ng Pangulong Duterte? 1 minute, go! Satisfied po ako doon sa lethal injection part dahil, para sa mga drug lords. Dahil maganda po ito dahil mabibigyan sila ng pagkakataon na mapatunayan kung talagang mapatunayan yung mga bintang sa kanila. Pero hindi po ako satisfied sa buuan, lalo na yung sa efficiency daw ng government services na sinasabi ng Pangulo dahil hindi po ako naniniwala na efficient po ang government natin dito sa Pilipinas. Hindi naman po naging efficient ang government natin. That is why there are numerous scandals of corruptions in the government. Sana naman payagan niyang mag-imbestiga ang independent body like the United Nations kung wala talagang pag-aabuso yung mga like PNP. At ang yung pagpasok ng China sa Philippine territory, hindi naman nangyari yon kung efficient, effective at accurate ang pagroronda ng mga Coast Guard nung hindi pa nakaka-interest ng China sa Philippine territory. Steven! Sorry, ano ubus yung oras mo? Steven, pero galing. Salamat. Partner, next partner. Thank you. Si Lydia ng Taguig. Hello, Lydia. Evening, ho. Good evening, Lydia. 1 minute, Lydia. Kontento ka ba sa naging sona ni Pangulong Duterte? Go, Lydia. Ay, sorry, pero pagkabukas ko ho, hindi ho ako natuwa. Ipinatay ko na lang ho, kasi parang punong-puno ho ng personal na galit. May puntos naman ho si Senator Drilon. Totoo naman ho na hindi ho maganda yung dynasty at nangunguna po sila din dyan. At saka napaka-heartless po noon ang ginawa nila sa ABS-CBN. Parang feeling ko lalo niyang nirarab in hindi ho timing ho yun eh. Kasi hindi COVID ho tayo eh. Parang mali ang prioridad ho ng gobyerno. At saka unang-una ho, marami siyang pinangako nung araw na pupunta siya sa China Sea pagka tayo pag-inangkin ng China yun. Pero parang pati ho yung endo, so parang maraming pangako din naman ho na hindi natupad. Kahit hindi po ako ipinapos ang zona Thank you po. Thank you po. Si Rose ng dumadating. Oh, si Rose ng Manila. Hello, Rose. Hello po. Good evening po. Good evening. Rose, may tanong si Alvin sa'yo. Ang tanong ay, kontento ka ba sa State of the Nation address ng Pangulong Duterte? 1 minute, go! Hindi po. Malaking hindi. Kasi po, hindi po niya natupad yung tumatakbo pala sa lang presidente na pupunta siya sa dagat para ilagay niya yung bandila ng bansa natin. Hindi naman niya nagawa yun. Saka isa pa, pinagbibintangan niya mga oligarchy. Yung ginagawa niya, pag manipula sa politika, yung mga kagustuhan lang naman niya yung ginugugin na ang gusto niyang i-insist yun ang sinusunod po ng mga tao niya. Hindi pang karamihan yung gusto niya para pang sarili lang, pang ganti lang, kung ano yung mga hindi na makarapit kagustuhan lang niya, pang sarili lang yung hindi nasunod. Kaya yung ABS-CBN, pinagdiskitahan niya kasi nga hindi nangyari yung gusto niya mangyari noon. Kaya gumaganti siya. Dapat pang bansa yung pang ang ano niya, layunin niya, hindi eh. Yun po, hindi po ako kontento sa kanya. Hindi po siya good leader. Thank you. Salamat po, Ma'am Rose. Ma'am Rose. Oh, partner. Sige, nahanap ko lang yung text ni Akis list eh. Pero sige, tawagin mo na. Si Jameson ng Manila. Hello, Jameson. Hello. Yes, Jameson, good evening. Dennis ang pangalan po. Jameson, wait lang. One minute, sabihin mo namin. Po. Ano po? Dennis ang pangalan po. Dennis, bakit Dennis yun? Ay, bakit yung nagayon yun? Dennis. Okay. Okay. Good Dennis, one okay. Minute po. Dennis, okay. 1 minute po. ano to rin? Nakalimutan ko. Ako na nga lang magtatanong. Okay, Dennis, kontento ka ba sa sono ng Pangulong Duterte? Why? Go. Actually, relevant naman kung makontento tayo o hindi.
Ang problema kasi natin, 70% ng population natin eh nandun sa mga mahihirap at yun ang mga naniniwala at sumusunod dun sa leader na walang ginawa kundi magsalita lang, hindi maganda magsalita, nagmumura, kasi nakaka-relate sila roon. Kaya kahit na ano sabihin nila, susundin nila yun. Hindi naman sila naniniwala dun sa mga taong maayos at matitinong magsalita. Kaya, in the end, kahit na ano sabihin nung sa State of the Nation, eh hindi naman maniniwala pa rin, maniniwala yung majority na tao dahil yun ang nakaka-relate sila kasi mahirap sila eh. Mahina sila mag-isip, mahina makaintindi. Kaya kung ano isiksik sa isip nila, tanggap lang nila. Yun ang problema natin. Thank you. Maraming salamat po. Nagbarbating ko lang si Eric. Sabi niya, hindi ako naniniwala. Walang pulos. Ibig sabihin ng pulos o kwenta. Walang kwenta daw. So na. At si PJ, excited na. Masaya na naman daw mamaya. At si, ito na kay Ekeslist. May tula pala. Okay. Ekeslist, munti ko nang basahin yung sinulat mo. Bastos pala yan. O hindi na. Buti tinanong ko kay Nikki at kay Doris. Kay Kima. Sabi niya, ikaw ba'y makikibaka at hindi maduduwag, magisingin ang mga panatikong bingit vlog, kasinungalingan labanan hanggang mabuwag. Ah, may patula ang lolo. Mm, thank you. Ano daw yun? Ekeslist? Parang pa ba? Wala na raw yata na caller. So, dito naman tayo sa Twitter. Si Pinay, makabayan, nakaka-good vibes kayo ni Alvin after ng Sona na alis stress ko. Keep up the good work. Forever kapamilya here. Maraming salamat sa iyo, Pinay Makabayan. Sabi ni Jay Salong, gatigilan na raw, sabi ni PRRD, yung lamangan. Siyempre, dahil malaki na ang nailalamang nila. Hehehe. Si Prince Kenzo, walang sustansya, sabi niya. Ay, pati na. Teka muna, ano nangyari kay Teresita at kay Aling Rose? Nawala na. Nawala na yata eh. Napagod ang mga lola natin sa paghihintay sa atin. Ang mga bunganga kasi natin. Oh, ba't hindi natin ipalit si Dr. Love? Nandiyan naman si Dr. Love. Pwede rin. Pero bago sa Dr. Love, batiin ko muna si Aris Cali. Nag-good morning from California. Hello sa inyo dyan. Si Red Santiago. So na po pala yun. Ay, akala ko flip-top lang. Puro lang banat sa kalaban ang ginawa. Asa na yung concrete plans against COVID-19? Pabati po kay Aling Henny na ang taas ng BP. Naku. Fruity Pita 12 SC. Hindi po ako nakapanood ng Sona sa hirap ng situation natin ngayon. Kailan kaya may makakaisip ng magandang plano ang gabinete ng Pangulo para sa bayan, yung walang halong politika at pansariling interes. Magandang gabi, kapamilya, kapusi, ingat lahat. Thank you po. Hi, Brian. Sa Twitter. Oh, Brother June. Yan. Oh, yun mo yung mic mo. Kasi may punto isang minuto tayo eh. Oh, sige. Yan. Okay. Ang tanong. Kontento ka ba? 1 minute lang to, Brother June. Ayan na ba? Okay. Mabuti na ako. Ha? 1 minute okay. Lang ha. Ready nyo yung timer ha. Timing it. Kontento ka ba sa Sona ng Pangulong Duterte and why? 1 minute starts na. Meron ba? Yung timer. Natulog ako eh. Eh kasi mas masarap matulog. Sa totoo lang. So sa makatuwid, hindi ka kontento kasi hindi mo naman napakinggan eh. Otherwise, magtatalaga ka ng oras. Sad to say, hindi ako interesado. Ayan. Diba? Okay. Dahil, this is my personal opinion. Walang kinalaman ang bilan. Opo naman. Puso isang minuto ito, brother. Oo. One minute. One minute. Kanya-kanya naman ito. Hindi, Dora, I thought it would be better for me to sleep. Kailangan kong tulog. Mm-mm. Kaysa makinig sa mga... Sa totoo lang, huwag pong magagalit sa akin ang taong bayan. Ipinagbabawal ko sa mga apo ko na makinig sa Pangulo kapag siya ay nagsasalita in public because of several instances na dinig ko sa harap ko at sa harap ng mga bata yung kanyang pagmumura. So, ipinagbawal ko sa mga bata. Actually, nagmura kanina. Nagmura ba? Hindi ko napakinggan. Hindi tinuloy. Meron eh. Malapit. Parang, pop!
po. Baka karalyo nakikinig ako. Pero partner, tama ba yung nabasa ko rin sa social media? Parang meron siyang Bisaya na mura? Baka, oh, siguro nga partner. Parang, oh, oh, ayoko nang sabihin kasi alam ko mura yun eh. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Magalit ka akin si brother June. Oh, natulog ko ako. Oo. Oh. Kaya pala mukhang relax ang mukha mo, brother June. Sama ka pa. Oo, oh, anong panama ni Belo sa'yo? Susunod na po si brother June. Brother June, batingin ko lang si Ho-Ho, si Rafika, kasi nakikinig siya sa'yo. Yes, oo. Oh. Nakikinig daw yung friend niyang taga Singapore na si Glenford Calao, avid fan ni Ma'am Don. Glenford la! Singapore la? Singapore la? Uh-huh. Si Alvin El Chico po ito. Doray po ito. Keep safe everyone. Hanggang tomorrow. Bye partner. Susunod na Brother Jun Banag sa programang Dr. Isi. Love. Bye. Bye-bye. Relax na kulitan na tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. SRO